At eto, may mga nabasa tayong reaction na sana daw eh gumawa ulit tayo ng mga nakakatakot. Uy, bibigyan natin to ng reaction, no? So bibigyan natin to ng commentary ulit. Itong title na panonoodin natin mula kay Kwentong Pino PH, White Lady nakuhanan ng camera sa abandonadong amusement park. Nakakatakot. O yung mga nagsasabing puro reaction, anong gusto nyo? Mag-invento ako ng white lady. Anong gusto nyo? Ako mag-ghost hunt. Kaya ang reaction lang tayo rito, mga kapatid, no? Kasi ayoko masaksihan itong mga ganito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Narito ang mga video na tiyak nasisira sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Naku. Malamig pa naman ngayon. Ang videong ito ay mula kay Reddit user ovo_t. Ang kuhang ito ay mula sa kanilang CCTV. Sa videong ito ay may makikita kang parang bilog na uso na lumabas sa kanilang bahay. Again, mga kapatid, no, napakaraming mga misteryo talaga dito sa mundo na minsan na hindi maipaliwanag ng ating kaisipan, mga tol, no? Pero ulitin ko, no, hindi ako naniniwala sa multo doon sa mga kaluluwa ng mga yumao na babalik sa lupa, maglalaboy-laboy dyan, o kaya babalikan niya yung kusino man ng gumawa sa kanya na masama para multuhin niya. Alam mo yung mga nagpapakita, mga white lady, mga ganyan. Posible, oo, makakita ka ng white lady, makakita ka ng multo, pero ito'y hindi mula doon sa dating tao na katulad natin na ngayon ay kaluluwang ligaw nga kung tawagin, no. Mas naniniwala ako na sila ay mga bad spirit. Kasi syempre, mga tol, may mga kapangyarihan yung mga yan, kaya nila mag-anyo kung ano man ang gusto nilang anyo. Kasi may mga experience na rin tayo dyan, mga tol, na mga shadow. Naalala ko dati ito, mga tol, ikikwento ko lang sa inyo after ng pagsamba, mga tol, linggo yun eh, after ng pagsamba namin sa umaga. Ako nag-aalmusal ako sa baba kasi meron kami mga tinda dati. Yung ate ko nagtitinda siya ng mga spaghetti, pancit, ganun. Kumakain ako sa baba. Ngayon yung kwarto namin dati, meron pang isang kwarto sa tapat nun. Paglabas daw ng kapatid ko, nakita niya ako nakatayo. Doon sa harap ng pintuan ko, nakatayo. Eh, didinaanan niya lang ako. Nakatayo daw ako doon eh. Pagbaba niya, nakita niya ako kumakain. Oh, imagine niyo yun, mga tol, ha? Nakita niya ako nakatayo sa harap ng pintuan ng kwarto ko. Tapos pagbaba niya, nakita niya ako kumakain. So, yun yung mga ganong experience, mga tol. Hindi mo pwedeng sabing multo yun, no? Kaluluwa, kasi buhay pa ako, mga tol. Yun yung mga bad spirit. Yun pwede kasi... Alam naman natin, 'di ba, nung unang panahon pa lang maraming mga ipinatapon, mga fallen angels dito sa mundo. Eh hindi naman sila tao, wala silang anyo talaga, as in mga espiritu rin 'yon, na mga bad spirit. Kaya totoo rin talaga minsan 'yung mga ganung mga bagay, no. Itong mga nakikita sa camera, 'di ba? Itong mga nahuhuli sa camera. Ang videong ito ay mula kay TikTok user Matt Hall 1136. Si Matt ay makailang beses na gumamit ng Randonautica app. A year ago, I decided to try out this app called Randonautica. The app sent me to this random location in the middle of the woods and I quickly found out this was more than just a game. When searching around the location, I heard what sounded like a little kid say, "Help me." I left as fast as I could because I knew for a fact I was alone in those woods, or so I thought. I went back to this location a few times afterwards and had similar experiences. I also found some really weird things there. Following all of this, I started to notice some things happening around my house. This got worse very quickly and I came to the conclusion that whatever was at that location followed me home. Over time... Kung mga ganyan, pwedeng for views na lang eh, no? Kasi biruin mo, naka-experience ka na, babalik ka pa ng gabi. Gabi pa mismo balik mo, ha? Naka-experience ka nga no ng ano eh, ng daylight eh. Daytime eh, maliwanag eh. Naka-experience ka, tas babalik ka gabi, no? Time, things started to get better and eventually whatever it was, just left. This left me with a lot of unanswered questions and that's exactly why I headed back to the location for answers. And let me tell you, I did not expect any of this to happen. So follow along for the journey.
because there's a lot of stuff to uncover here, and I'm not going to stop until I do that. Blown. What? You hear that? Go! Sa tingin ni Matt, ay may sumunod na nilalang sa kanyang bahay mula sa kakahuyan na pinuntahan niya gamit ang Randonautica. Dahil simula noon ay may kakaiba nang nangyayari sa kanilang bahay. So me and my girlfriend were messing around with the Ouija board. It spelled out the word car, and I instantly thought about my Randonaut videos. We stopped playing after that because it kind of started to freak us out a little bit. Our fingers are barely on it. It literally just spelled out car. I'm not doing this anymore. Pero yung mga ganitong Ouija, mga tolo, naniniwala rin ako sa mga ganyan. Kasi instrumento yan eh, parang tumatawag ka ng bad spirit dyan eh, ng masamang elemento mga tol eh, no? Na pwedeng sumanib sa'yo. Kasi nakakita na ako mga tol na may mga sinaniban. Totoo rin yung mga ganun. At na hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo yan. Kasi kahit naman noong unang panahon ni Jesus, may mga talagang sinasaniban eh, di ba? Naalala ninyo may mga talata sa Bible na nakapagpalaya si Jesus ng mga masamang espiritu na sumanib sa tao, di ba? So magpaanggang ngayon mga tol, totoo talaga 'yung may mga ganyan sinasaniba, no? Bad spirit totoo 'yan mga tol. Multo na mga kaluluwa ng mga yumao, hindi. Just later that night at around like 4 a.m., I got woken up by something really really loud in the next room. It is literally like 4 a.m. And I just got woken up by the loudest, like, crashing noise in my other room. Dude, what? Ooh. What the fuck? My chair, my paintings, the my keyboard, what? Okay, no. Ang video ito ay mula kay Reddit user FlickMe666. Ito ay kuha sa CCTV ng kanyang kaibigan. Noong una ay iniisip lang nilang isa itong insekto, pero masyado itong malaki at nagagawa nitong mailawan ang paligid. Pakalaking insekto naman yun. Baka fairy. Ang videong ito ay ipinost ni YouTube channel Caitlin B. Dito ay may makikita kang malaking orb sa kwarto. Ngunit nang pasukin ng isa sa kanila, ang kwarto ay wala namang makita doon. Pwede isang bagay na sobrang lapit sa lente ng camera. Pwede yung ganun. Yeah. And she's out of it. You know. Yung ibang mga bagay kasi may explanation eh, no? Ang katulad nito, mukha naman siyang ano eh. Nasa lente ng camera din eh. Diba? Ang videong ito ay mula sa isang TV show na kung saan ay ipinapakita na may hindi maipaliwanag na pangyayari. Dito ay iyong makikita na may babaeng tumatawid at nabundol ng bus. Mm-hmm. Pero nang silipin ito ng bus driver ay wala siyang nakita sa ilalim ng bus. Totoo ba ito o hindi? Kayo na ang humusga. Yan o. Oh. May putik na yan. Yung mga ganyan mga bagay na mga nakakapagpakilabot sa akin eh. Ang dami nilang nakasaksi. Ang dami nilang nakakita eh. Bilang na lang nag-time travel. Nawala na lang bigla. Ang videong ito ay mula kay YouTube channel Donnie Drunkyard. Si Donnie ay matagal nang nakararanas ng paranormal event sa kanyang tahanan. Ano, lumipat ka na. Ito ang isa sa kanyang karanasan. Afraid of
right there. That's the sweet spot, right where that son of... He's always there. He's gonna push me down the stairs someday. Kasi mga design mo nakakatakot din eh. May nakalagay sa picture frame niyo. Please. Hey kid, do that again. Ooh. May nade-detect. Can you make that go off for me, please, kid? There's... Uy. Fuck! Eh, ayoko ng mga ganyan device. I know why you're here. Do you guys know that you're dead? What's that mean? Shadow. Ako rin may experience na ako sa mga ganyang shadow mga tol, no? Hindi rin maganda experience ko sa ganyan mga tol. Ang videong ito ay mula kay YouTube channel The Hooker. Ang kanyang channel ay mga video tungkol sa kanyang haunted house. Pag ganyan for content purposes na lang. Pero mo no, may multo na sa bahay niyo no, may ano na, may nagpaparamdam na, pinagkakitaan mo pa, you know. Yun ang talagang ano, OG no. Ginawang content eh. Wow. Pwede niyong paniwalaan, pwede kayo maging skeptical. Kasi naaalala niyo dati, mayroong pelikula, Paranormal Activity. No? Parang normal na nagbablog lang sila, mahilig lang sila mag-video. Nung akala ko nung una, totoo yun ha. Akala ko talaga nung una, totoo yun. Na parang isang documentary lang ng isang pamilya dun sa bahay na yun. Nagbi-video-video sila, tapos may mga nakikita sila sa CCTV nila. Bilang malaman-laman ko, pelikula lang pala talaga, may director, may scriptwriter, napakahusay. So yung mga ganito, no, na ginawa mo ng content, you know, kumbaga sa lahat ng upload mo, puro mga paranormal activity na nangyayari sa loob ng bahay mo. Medyo ano yun, no, medyo kaduda-duda yung mga ganong mga bagay. Kasi sa isang normal na tao, may magpaparamdam sa bahay yung ganun, gawa ka talaga ng paraan para lumipat ka na, di ba? Hindi yung bibidyohan mo pa, mga ganyan-ganyan mga bagay. Kasi mapanakit yung mga yan, mga tol. Pwede ka magkasakit, pwede may mangyari sa'yo masama. Aanhin mo yung kikitain mo, diba?
Ang videong ito ay mula kay TikTok user Alan Mora 08. Ipinapakita na nag-e-explore ang magkakaibigan sa abandonadong theme park sa Mexico. Sa kanilang paglilibot ay may makapanindig balahibo silang nakita. Tengo una lamparota super spandex. Ah, bueno, tú tienes tu luz así. ¿Qué? Güey, ese es el velador de... ¿Es el velador, no? ¿El velador? ¡Ey! Aguanta, aguanta, espérate ahí. Uh-huh. No te muevas. No mames, no te muevas, no te muevas ahí. Güey. Ese no es el velador, güey. Patrol guard. No, aguanta, aguanta, aguanta. Deja enfoque, deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien. Deja que mi cámara enfoque bien, güey. Ese no es el velador. So medyo malabo, malayo naman yung bagay na malay mo, tao rin talaga, no? Ang videong ito ay mula kay YouTube channel Real Ghost TV. Dito ay makikita mong ini-explore niya ang isang abandonadong bahay. Marami kang maririnig na ingay sa bahay na ito at parang pinapalo ang sahig o pader. Meron din siyang nakunan na siguradong tatayo ang iyong balahibo. Junil Jordan, shout out to you. Oh my God. Minutes lang tayo, guys, ha? Kasi umuulan, guys. Baka mabaha tayo. Huy! Kasi yung daan dito, guys, may sapa. Tatawid pa ako ng sapa. Jeez. Sino ka? Sa loob, guys, nidadabog. So, sabay-sabay nating anuhin tong pinto. Sana makita natin. Hey! Nakita mo ba? Hindi. Oh, may tao nga sa loob. May nakunan na mukhang white lady pagbukas ng pintuan. Mm-hmm. At yan po ang video para sa linggong ito. Alright mga kapatid, anong masasabi mo dito sa last video na napanood natin? Actually, meron pa nga ako napanood na huli niya yung white lady, mga tol. Tinatali niya. Matindi yun, tinatali niya yung white lady, mga tol. Ah. May... Sa sobrang patok kasi talaga ng mga ghost hunt ngayon, maraming nanonood, no? Yung iba kasi talaga, may kita mo, scripted na lang. Pupunta sila sa isang abandonadong lugar o talaga walang taong lugar. May mga kasama siya doon, hindi lang siya mag-isa doon. Bibidyo siya habang yung mga kasama niya pupukpok ng sasahig para magkaroon ng tunog, ingay. Yung iba nagyuyugyug ng mga aparador. Alam mo yun, para magkaroon sila syempre ng mabibidyohan, mga tol. No, so anong namang masasabi mo? Doon naman sa ibang mga kita naman sa CCTV na may mga nakikita talaga. Yung iba may explanation, yung iba mapapaisip ka talaga, oh, ano yun, grabe. Pero again, mga tol, totoo yung mga bad spirit, no? Totoo yung mga masasamang elemento, yung mga ganyan. Pero yung kaluluwa nga ng isang namatay, ng isang yumao, aksidente, napaslang, mga ganyan mga bagay, tapos bumabalik, naliligaw sila kung saan sila napupunta, walang ganun, no? Kumbaga, labag kasi yun saan, nakasulat dun sa Bible na. Ang tao pag namatay, matay talaga siya, hindi na niya alam kung ano siya dati, kung ano yung pinanggalingan niya, hindi niya na alam yun, mga tol. Kaya yung mga nakikita natin sa mga video, camera, yung mga ganyan, ano talaga yon, mga bad spirit talaga yan, yung mga shadow, nanggagaya ng anyo, mga doppelganger, diba? Siguro yung iba sa inyo may mga experience na kayo. So kung naka-experience ka na ng mga ganyang klaseng katatakutan, mga tol, pwede mong i-comment sa baba, i-share mo sa amin ang iyong kwento. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.